Shoutout kay Jason Mendoza, Katsakino Ducusin at sa iba pa nating mga tagapakinig. At ngayon, mukhang ang balita natin itong Phoenix Jewel Masters ay merong nakuhang offer dito sa SMC mula dito sa Barangay Ginebra at dito sa Magnolia Chicken Templados na magkakaroon ng tinatawag na 3-team trade. So ang mangyayari dito, itong Barangay Ginebra makukuha yung first round pick itong Phoenix Jewel Masters na pang number 4 dito sa darating na draft. Samantala naman, itong Phoenix makukuha itong si Paul Lee mula sa Magnolia. At ang Magnolia Chicken Templados naman makukuha itong si Maverick Ahanmisi at yung first round pick ng Barangay Ginebra. So pag nagkataon, ang Ginebra kaya gustong kunin yung pick, yung draft pick nitong Phoenix, obviously dahil naghahanap sila ng batang player na idadagdag sa lineup nila dahil matanda na Ginebra. Ito namang Phoenix, pag nakuha to si Paul Lee, magiging mahusay na tandem yan kasama ni Tyler Teo, parehong magaling na 3-point shooter. So ang lakas ng backcourt ng Phoenix ngayon. At sa panig naman ng Magnolia, itong si Maverick, sigurado tataas ang laro niyan dahil kasama na niya yung kanyang kapatid na si Jerica Hanmisi, plus makukuha nila first round pick ng Barangay Ginebra. So ang laking bagay niya para sa Magnolia na gustong mag-rebuild din. Kaya sa tingin ko itong ganitong klaseng sitwasyon, isa yung win-win solution para dito sa mga teams na involved. Alam natin Phoenix hindi yan papalugi dahil independent team. At hindi naman sila lugi kung makuha nila si Paul Lee. At alam natin championship caliber player yan. Sa panig ng Ginebra, naghahanap sila ng mga player na magpapabata sa kanilang lineup. Dahil alam natin na may edad na yung mga players ni Coach Tim Cone. Kaya kung makuha nila itong first round draft pick ng Phoenix, malaki maiitulong yan pagdating dito sa pagre-restructure ng lineup. Update muna tayo dito sa trade ng TNT at ng Blackwater Bossing. Hanggang ngayon ay nire-revisa pa rin yung pagpunta ni Rey Nambatak dito sa TNT. Ang original offer nga ng TNT dito sa Blackwater ay ito si Kib Montalvo at ang kanilang second round pick para dito kay Nambatak. Okay naman yan dito sa Blackwater syempre dahil farm team sila ng tropa. Pero ang PBA Trade Committee sinabi na masyadong one-sided yung trade at baka kinakailangan idagdag itong si Paul Barilla o di kaya naman itong si Barkley Ebonia para dito sa Blackwater. Hindi pa natin natitiyak pero maliwanag dito, only a matter of time bago mapunta itong si Nambatak dito sa TNT Tropa. At pag napunta dyan ito si Ring Nambatak, asahan natin na hindi dyan matatapos yung mga trade na gagawin nitong TNT dahil magkakaroon pa sila ng oportunidad na kunin itong si Christian David o di kaya yung first round pick ng Blackwater. Lahat yan nakadepende dito sa magiging usapan nila. Pero mukhang ang TNT gustong mas maging malalim yung kanilang lineup, lalo na at nag-champion ng Meralco. Siyempre kung ikaw ang TNT, kahit masaya ka na nanalo yung sister team mo, siyempre gusto mo ikaw mag-champion dahil ikaw ang flagship team ng MVP group. Ang pinaplano noon ng MVP group, palakasin na TNT para talunin ng San Miguel. Ang nangyari, ang tumaro sa kanila, Meralco. So kung ikaw si Chot Reyes, siyempre gusto mo na mas malakas ang TNT para sila naman ang tumalo dito sa SMB. Kaya abangan natin kung anong mangyayari dito sa usapan ng Blackwater at nitong si Coach Chot Reyes. Maraming mga players pa ng Blackwater na pwedeng kunin itong TNT tropa ng derechahan, hindi na kinakailangan ng sister team na involved. Kaya asahan natin na marami pang asahan na pwedeng makuha itong si Coach Chot Reyes. At ito naman si Jeffrey Carriazo, kinakailangan pag-isipan niya kung sino ang mabibitawan niya ng mga players. Pero sa bandang huli, management ang magde-desisyon dyan.